Hey guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, update tayo ngayong araw kung ano na po yung naging on-bush break natin sa electrical para po sa ating nga 7-4. And again, sasamahin nyo ngayon. Alright mga master, so bala dito tayo sa second floor. So, ito yung second floor natin. Ayan. So, bala ginagawa po natin dito is more on abang tayo ng mga utility box. Kasama rito guys yung ating switch. Ayan, so pinag-aabangan na natin. So, shoutout tayo guys sa ating kasama, si Kuya Rico. Ayan, so si Kuya Rico guys yung ating naging helper din yung share rin po yung tagalinis natin para dito sa ating mga kalat. Okay, so yung ginawa pala natin dito guys, kung makikita nyo rito, isang nagbaba tayo rito ng mga PVC. So ito yung PVC natin guys na galing po sa ating third floor, so abang. And then yung kasama po rito yung guys yung ating mga ilaw. Ito guys yung ating lighting outlet, and then yung sa ating mga aircon. So mapapansin nyo guys, dito sa ating second floor, isa nag-abang ako rito ng pull box. So dalawang pull box yung inabang natin dito para po sa spacing box natin, kasi hindi natin guys kaya hugutin yung ating wire kung hindi tayo maglalagay ng pull box dito pababa sa ating ground floor. So ito guys is connected to guys sa ating mismong panel sa ating ground floor. Okay, so yung mga outlet pala natin guys, kada kwarto isa, meron po tayong tatlong saksakan, isa rito, isa dyan, at saka isa rito. Okay, so yung ilaw natin, so dito di ko pa nalilis yung box natin. So ito guys yung ating switch, so dito kung saan yung tapo ng pinto. So dito guys yung tapo ng pinto natin, so dito natin siya iabang. Okay, so dito tayo guys sa bedroom 2, and then bedroom 1 tayo. So dito naman, ayan. So bali guys, meron din tayo abang na tatlong saksakan dito, isa, dalawa, and then tatlo. So bali tatlong saksakan po kada room po natin. And then yung ilaw natin is dito. So yung switch natin guys, dito na siya ilalagay. So nasintana, bali bukas ko na lang siya abangan. Then dito guys, meron tayo isang ilaw. Ito yung CR natin, so bumaba na. And then meron tayo dito guys, 3-way switch. So kasama na sa abang natin. Then dito ilaw sa ating hagdanan, ito yung 3-way. Ito yung laundry area natin, so isang ilaw. Dalawang utility box para dito sa kanilang labahan. Ayan. So ito guys yung ating switch para po sa ating 3-way dito na control sa ating hagdanan, and then pababa natin. So shoutout din sa mga kasama natin, si Coco Martin. Ayan, si Champlong, at saka si Arias, si Coco. Pakita mo yung iyong guhit. Ah, pogi talaga. Okay. So ito guys yung ating master bedroom. Dito guys ating master bedroom, isa meron po rito ng limang ilaw. So isa rito sa center light, isang abang doon. So dalawang ilaw dito na pin light. So di ko pa nalilinis yung ating box dito. Isa rito, and then isa po rito. So ito yung center light natin. And then may control po siya guys ng 2-gang at 3-gang na switch. So dalawang box po inat natin dito para sa 3-gang at saka sa 2-gang na switch. And then guys, meron din po dito ng tatlong saksakan. Isa rito, isa dito, ayan. And then isa po rito. So kada kwarto guys is 3 na saksakan. So yung aircon unit natin guys is bago yung ating plano. So dito na guys natin iabang. So babakpakin natin to kasi yung aircon sana natin na window type, isa din sana papalagay ngayon na nagbago na naman yung seat ng client natin. So dito na po siya itlalagay natin. So split type na po. So dito naman po sa CR, ayan. So ito yung box natin, and then ito yung abang po natin ng ating switch. So sa CR naman po natin, bawat CR isa meron po tayong dalawang ilaw. Okay, so abangan nyo lang po yung separate na video natin once na nag-start up po tayo ng electrical wiring para sa ating second floor. Okay. So almost konti na lang yung abang natin para switch. So isa doon na lang po sa isang room. And then dito sa CR, yung abang ng 3-way at pabutang hagdan. And then isa pong ilaw, yung dalawang ilaw po para po sa kanilang CR. Okay, so ito yung tsura ng ating second floor. So yung ginagawa naman nila rito is moron na palitada. So sumasabay tayo para di tayo mahirapan magtik-tik. Kasi kailangan once na nila nasinta, so kailangan maabangan agad natin siya ng switch or outlet para di tayo mahirapan magtik-tik na kasi diretso palitada agad sila. Okay, so minamadali nila itong ating project. Okay. So yun lang muna guys, bali abang-abang nila kayo para sa ating electrical wiring solution, para sa ating ilaw, outlet, at saka sa ating mga SPO dito sa ating second floor. Okay, so malapit na itong matapos, bali ang target date dito is 40 days, so, pero kaya natin nga tapos siguro ng 1 month na lang. Okay, so yun lang muna. Sa mga di sa akin, mag-subscribe sa support time channel ko, click the notification bell para kayo updated sa aking abang. So, balito lang muna, see you in my next vlog. Thank you.